Ay, may isa pa nga akong vlogger, ang pangalan ni Siyang Gasa, nagsunog ng pera, o ay kupal ka. Ay, nangyari sa'yo, minash ka tuloy ng tao. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Ginoong Francis Leo Marcos. Alam niyo itong gagawin ko ay sobrang mali. Pinagbabawal ito ng batas. Legally speaking, mali-mali ito. And morally speaking, very, very wrong. Lagi na sa panahon ngayon, pandemic times, lockdowns, maraming walang trabaho, maraming walang makain, tapos magsusunog ako ng pera. Alam ko, very wrong. Pero gagawin ko ito dahil gusto kong ma-prove yung point ko. Okay? Tinatanggap ko yung hamon mo, Mr. Francis Leo Marcos. Ito, 100 HKD. Sensya ka na, nasa abroad ako. So, wala akong peso. Siyempre, alam mo na, pugante, nagtatago abroad. 100 HKD. Ito naman ay 1,000 baht ng Thailand, pinakamalaki nilang bill. Ito naman ay 500,000 Vietnam dong, pinakamalaking bill ng Vietnam. So, kung usapin sunugan ng pera na baht, marami naman ako dyan. Okay, so, kuling ko lang yung konti. Kasi hindi naman ako tanga, di ba? Alam ko April Fool's Day, pero hindi naman ako full para magsunog ng maraming pera. Puprove ba lang yung point ko? Pero yung mga ganitong halagang, ito halagang 700, halagang 1,600, halagang 1,200, maliit na bagay. So, pangusunogan lang siya. So, Sir Francis Leo Marcos, ito na yung gagawin yung abos. Alam ko marami kayong pera, sabi ba, di ba? So, tingin ko na lang din mo, kasi hirap naman, puro salita na sunog-sunog, may abo-abo ka pa, tabaan pa, ganyan. Puro kwentuhan na naman. Ako kasi, pag sinabi ko isang bagay, pinapanindigan ko at ginagawa ko, hindi lang kwentuhan. So, para sa ito. O, oh, nako, 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 umapoy. Nako, lumabas, umapoy. O, okay, nako, delikado pala ito. Agoy, di ay, agoy. Ang baho. Ang baho pala ng pera pag sinunod mo, ano? Nako. Plastic man kasi itong Vietnam doon eh. Na. Gabi. Goodbye. Sus, Ginoo. Kasunog na eh. Ayan. Nasunog na sila. Kita-kita. Mo. Ginoo, Francis Leo Marcos. Bale lang sa akin yun. So kung magsusunogan lang tayo ng pera dito, kung marami kang pera dyan, eh di sa loob, mas marami ka masasunog. Hindi ka masinabing wala kang pera eh. Ang point ko lang, pag ako, sinallenge mo, ginagawa ko talaga. Hindi lang kwentutan. Ay na, nasunog na sila, kita-kita ko naman. Ano ba yung gusto kong i-point? Alam mo, Ginoong Francis Leo Marcos, saludo ako sa iyo. Parehas tayo eh. Mayaman ka, mayaman ako. Ito matindi. Mayabang ka, mayabang din ako. Parehas tayo mayaman, parehas tayo mayaman. Sige na, kung mas mayaman ka na, okay. I respect. Saludo ako sa iyo. Marcos eh. Di ba? Ito. Sensya ka na, sumunod ko yung pera kasi ganun ako pag sinabi ko eh. Okay? So, parehas tayong mayabang. Parehas tayong mayaman. Mas mayabang ka, mas mayabang ako, paya ka naman. Siyempre, it takes one to know one. Tama? Ito lang hindi doon. Parehas din tayong scammer. At parehas tayong ikaso. Tama? Ako na ginay. Alam ko naman, it takes one to know one. Okay? Ito lang hindi doon. Parehas natin ginagamit yung social media. Tama? Para influensya yung ibang tao na tumulong sa panahon ng pandemic. Kaya saludo ako sa'yo pagdating sa bagay niya. O kasi hindi ako bias eh. Pag nakita kong tama or mali isang bagay, pag tama, tinutuloy ko. Pag mali, sinisip ako. Pero ito matindi dun. Parehas man tayo sa mga bagay na ito. Parehas tayo mayaman, parehas tayo mayabang, parehas tayo gumagamit ng social media para ma-influensya ng tao na tumulong pa. Parehas tayo scammer, parehas tayo may kaso, parehas tayo may nakaraan. Okay? Pero, eto yung tatlong bagay na pagkakaiba natin, Ginoong Francis Leo Marcos. Una, ako, pugante ako na nagtatago abroad. Okay. Ikaw, pugante ka na nagtatago sa ibang pangalan. Pangalawa, ako, totoong tao ako. Totoo yung identity ko. Ako si Christian Albert Soriano Gasa, aka Cian S. Gasa, na mas kilala ng publiko. Totoo. Hindi ko kailangan magbayad sa isang judge sa North Cotabato, okay, ng 350,000 pesos para ipa-change name at magpanggap na isang Marcos at pamangkin or related sa mga Marcoses. Hindi ko kailangan yun.
Marcos. Tama sa tong tao ko. Diba? Di po ba? Yung mga kababayan natin nagugutom na hindi na makakain, ano ang gagawin ko? Sabi ko, kung may maituto, hindi ko po kayang tulungan ng mga Pilipino. Lahat, hindi ko po kaya. Aba, ikaw konti lang ang pera ko para sa pangkalahatan. Pero kung yung isang tao lang ang susunugin ko ng pera, isang tao lang, ay masusunog ko yung taong yon. Pero kung lahat ng Pilipino ho, hindi ko ho kaya. Ay may isa pa nga akong vlogger, ang pangalan ay si Yang Gasa. Nagsunog ng pera, o ayan, kupal ka. Ayan nangyari sa iyo, binash ka tuloy ng tao. Alam mo, pwede kang, si Yan, advice ko sa iyo ha, si Yang Gasa, pwede kang mahalin ng tao dahil sa paggawa ng mabuti. Pero alam mo, para sumikat ka, gagawa ka ng katarantaduhan, aaminin mong ikaw is scammer para lang sumikat ka, ay hindi maganda yun. Oh. Alam mo, kung ginawa mo dyan sa pera sinunog mo, ay pinapalit mo ng peso, ay pinadala mo sa isang nagugutom na pamilya na nasunugan dito sa Santo Domingo, sa Quezon City, yung pamilyang matutulungan nun, nakaukit yung pangalang Ziyang Gasa sa puso nun habang nabubuhay yun. O eh, ngayon, inuulang ka ng bash. Di ba? Yun po yun sa akin. Kaya po, katulad doon ang sinabi ko, barako po ako, hindi po ako supot. Oh, masakit, wala akong pinatamaan. Kung ikaw yung supot, edi ikaw na yun. Kung hindi naman, accept my challenge.